Introducing Max Breakthrough Products. Si Gina Barlaan, taga San Carlos, Pangasinan. 45 years old. Ako po ay nagkaroon ng sakit sa kidney noong 2022, January. Nag-start po noong kwan, sumakit po yung balakang ko. Tapos, ako kwan, akala ko lang arthritis. Noong 3 months na, na kwan, nagpa-check up na ako. Tapos nalaman namin na yung kwan pala nagkaroon ng bato sa kidney, tapos kwan na nagkaroon ng nana nung nagpa CT scan na ako. Sabi ng doktor sa akin, kung hindi natin tatanggalin yung nana, tapos kwan kakalat na po yung nana sa
sa buong katawan ko. Bali, sipsis na daw. Kwan, tatlong doktor yung pinuntahan ko namin. Parehas yung sabi nila na kooperahan, tatanggalin yung kidney ko. Tapos nung kwan na, nagtik na ako ng max. Bali, nag-maximum ako. Tatlong product yung ininom ko, GXL, CLGPT, saka Max 1. Nung nagpa-opera na ako sa Baguio, bali ang inalis lang yung nana. Isang plangganang nana ang nakuha sa akin. Tapos, kwan, hindi nila tinanggal yung kwan, kidney ko. Hanggang ngayon, buhay pa ako, malakas na. Saka, kwan, hindi na bumalik yung kwan, yung infection. Share ka na, Arlene. Ayan. So, welcome po tayong lahat sa ating
Sa pagbabalik ng ating Testimonies Day. Okay, so I am Arlene Olarte. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa ating Tuesday Testimony. Okay, so bago po tayo mag-start, remind ko lang po patag po nung mga guests po natin. So live po tayo ngayon dito sa Zoom. Okay, at meron din po tayong Facebook Live sa Real Testimony naman po, Max, doon sa ating close group. Ano po? Okay. Ngayon po, yung iba po na mga nandito, please po, mag-comment lang po tayo, no? Baka gusto nyo pong mag-comment. At yung iba naman po ay magbibigay po tayo ng, pipili po tayo ng tatlo na mga magagaling mag-comment, tapos papadalan po sila ng gift, and tatlo po na mga guests. Ayan. So kung may mga guests po tayo, i-type nyo lang po yung mga guests, kung sino po yung nag-invite sa inyo. Okay, kung sino po yung nag-invite sa inyo, patype lang po sa chat, at patype din po dyan sa Facebook kung sino po yung nag-invite sa kanila. Okay, so open po tayong data para sa lahat po ito, ha? And remind lang po natin yung rules natin. Sa close group po, tulungan po tayo dito. So we have one mission, one vision. So kung sino po yung nag-invite, ayan, siya po ang mag-entertain ng guest. So reminder lang po, no, tulungan po tayo, walang agawan. Ayan. Okay, so pag-usapan na po natin yung ating product. Okay, so tingnan po natin ang katawan po natin, ayan, yun. Ang katawan po natin, iisa lang yan for self, for family, for work. Diba? Affected po yan kapag may sakit tayo, di ba? Okay, pero, sandali lang po, ah, parang nag-aano yung ano natin. Wait lang po, titignan ko lang po yung, okay, siguro, parang nag-blink siya. Hindi ko alam kung sa akin lang. Wala na po. Wala naman. Kasi nagbiblink dito sa ano ko eh. Okay. Hindi ko alam kung bakit. Baka sa signal siguro. Okay. So, nagbiblink siya sa akin. Hindi ko alam kung dito sa Facebook ay ganun din. Wait lang po ah. Tingnan ko kung sa Facebook ganun din yung ano dating niya. Dito sa Facebook ay ganun din. Wait lang po ah. Ayan. So, mukhang okay naman sa akin lang. Okay. Okay, wait. Okay, yun. So, yung katawan po natin, your life is too important to ever feel. Okay, so, siguro ito po yung nararamdaman po natin paminsan-minsan, no? Ayan, so minsan po, na-stress po tayo. Minsan po, ayan, di tayo makatulog. Masakit po yung katawan natin. Parang feeling po natin unhealthy po tayo. Okay, parang sabi po dito, like you need a tune up or two. And why? So yan po yung mga nararamdaman po natin minsan, di ba? Okay. At yung human body po natin, ang pinakamalaki is the organ. Ang susunod po are the tissues. Ang pinakamaliit, yung cell. So alam nyo po ba na yung cell natin, eh, meron pong 100 trillions of cells. Oh, napakarami, no? Okay. Ngayon, pag healthy po yung cell po natin, syempre it follows na po healthy din po yung buong katawan po natin. And alam niyo po ba na we create about 40 billion new cells every day. At ang kailangan po niyan, bawat isa mga yan ay glutathione. So usually, ang alam po ng mga tao sa glutathione, pampaputi. Pero makikita niyo po dito na it is your body's natural defense. So ibig sabihin po, ito po ay natural. Okay, so the body's most, ito po yung most powerful antioxidant. Okay, so hindi po yan ang gagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng katawan po natin. Produced naturally in every cell of our body. Ayan, so detoxifier din po siya. Kaya talagang pag sinabi natin organic, ito talaga organic na. Strengthens the immune system, nino-neutralize na po yung different types of free radicals. At ano yung free radicals? Yung mga naipapasok po natin sa katawan po natin, including yung mga unhealthy food. And of course, it protects against oxidative stress. So ano yung oxidative stress? So tingnan po natin yung oxidative stress.
Okay, so nakikita po natin no yung picture dito, 'di ba? So pag tinignan po natin 'yan, kalahati po niya, 'di ba? Nangingitim po siya. So 'yan yung tinatawag nating oxidation. So may ano po ba yung effect ng oxidative stress? Yung effect po ng oxidative stress is it can damage the cells. Okay, at yung mga tissues. And yun po, kahit po yung structures ng ating DNA. So, yan ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagkakasakit. Yan, sabi, isa pa po, as we age, talagang bumababa po yung glutathione level natin, starting at the age of 20, ay namang tumataas naman po yung oxidative stress level natin. Ba? So, paubos po ng paubos yung ating natural glutathione as we age. At ito po yung mga sakit na kapag meron po kayo nito, ibig pong sabihin, mababa po yung ating glutathione. Andyan po yung sakit sa puso, cancer, diabetes, infectious diseases, sakit sa balat. Okay, andyan din po yung sa yung iba hindi magkaanak, o gynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, neuro and immunological disorders. Yan. So, introducing yung ating Max Breakthrough Products. Okay, tandaan po natin ang ating product ay hindi pwedeng gayahin kasi po patented po ito. And tayo lang po ang makakapag-market ng ating product without competition. So, ibig sabihin, yung mga nagsasabi na kapareho po natin sila, hindi po totoo yun kasi patented po tayo at hindi pwedeng gayahin. Okay, so FDA approved, NSF, safe for professional athletic use. Yan. So, ang i-introduce ko po kaya nga breakthrough kasi magagaling ang mga scientists na gumawa ng ating product. Yung iba, hindi nila pinapakilala, no? Pero tayo po, yung gumawa nito, pinapakilala natin kasi talagang magagaling sila. Okay, ipapakilala ko po yung una, si Dr. Herbert Nagasawa. Siya po ay research chief scientist ng Max International. He created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. Yan. So, ibig sabihin, napakabilis, di ba? So siya po ang nag-invent ng Celgevity and Max One. So lahat po ng knowledge niya, yun, ginamit niya sa Max. And of course, the very popular Dr. Robert Keller, na siya po ay may triple board certified at ang specialization niya is internal medicine, immunology, and hematology. Okay, ayan. Alright, so tingnan na po natin yung okay, yan. So, introducing yung ating Max Breakthrough Technology. Ayan, so tandaan po natin yung ating Max products ay wala pong artificial glutathione. So, kapag pumasok po siya yung mga ingredients na, yung precursor na tatlo, pag pumasok po siya sa ating katawan is yun pong katawan po natin ang bubuo ng kanyang natural glutathione. So, kasi, di ba, natural nga po siya, no? Intracellular glutathione. So, ating first product, yung ating ribosine technology, yung Max One, napakaganda po nitong product na to. Actually, isa sa mga pinakamabilis ang effect nito. Ayan. At ano pa yung susunod na product po natin? Of course, yung Celgevity. Okay, bukod sa ribosine, meron siyang 12 synergistic ingredients. So, talagang pag ininom mo to, kompleto na. Diba? Hinahanap-hanap po ng mga tao. And, syempre, yung susunod is the Max GXL, which is ito po talaga yung kilalang kilala sa Pilipinas. Kasi ito po yung nauna. Kaya po, very popular ang Max International because of Max GXL. Yan. Okay, syempre, hindi pa huhuli yung ating Max 357 na perfect combination sa ating tatlo na product. Okay, so ano ba yung benefits ng Max 357? Napakaganda po nito sa puso, sa skin, sa nerve. Yan, pag in pain po tayo, maganda po ito. Diba? Okay, so yun po yung Max 357. Maganda rin po siya sa skin. Combination of omega-3, omega-5, and omega-7. Okay, ayan. So ano po yung nagagawa ng ating products? Ayan, unang-una nyo pong mararamdaman, lalakas po kayo. Yan. And syempre, anti-aging bonus, no? Okay, yan. Tapos, aids muscle and joint recovery. Palalakasin niya po yung immune system natin. Dinidetox niya yung liver and cells. Fight cellular inflammation.
Maganda din po siya sa focus, mental focus and clarity. Napakasarap ng tulog mo kapag inano mo po yung Max. Ayan. And of course, improve skin. Supports peak athletic performance at nire-reduce na po yung effect ng stress. At mas magiging healthy po yung pakiramdam po natin. Magiging healthy po tayo overall. Okay, so that's my... Ayan. So, tapos po natin i-discuss yung ating okay, product. No? Ngayon po, susunod naman po ang ating interview. Okay, so nandiyan pa po ba tayo? Max morning po sa inyong lahat. So, ulitin ko po, comment lang po kung sino po yung nag-invite sa kanila. Ayan, sa ano. No? At pwede po tayo mag-comment sa ating chat box, chat panel, at doon din po sa ating yung ating Facebook Live. So, Max morning po sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito po ako kasama ng aking partner. Of course, ang ating Platinum Associate from Dagupan, Miss Agnes Cervantes. Okay, Max morning everyone. So, ang next po natin, ang ating interviewin yung ating mag-share ng this time mo ni Milana. So, ang unang tatawagin po natin ay ang ating associate, si Ma'am Janet Garcia po from, siya na po ang magpapakilala po sa inyo. Hello, ma'am. Yan, so, ma'am, pakilala ka and then taga saan kayo and then ano yung dati yung sakit at paano niyo nakilala yung Max? Ayan, yes po. Max morning po. My name is Janet Garcia. I am senior high school teacher po dito sa Panabo City, Davao del Norte. And nakilala ko po si Max way back 2016. But that was, ano lang po, ano pa po siya, recommended, highly recommended by one of the doctors ni Papa sa kanyang kidney po. So, way back 2022, December po, nagkaroon ako ng heavy po na bleeding. That's August pala. And then December, nakilala ko po si Ma'am Marilyn. So, siya po yung parang way para makapag-purchase ako ng products ng Max GXL at saka Max One. Kasi lahat naman po, parang tinitest ko na lahat, na-test ko na lahat. Early, ano pa yun, intra, lahat na po ng mga other supplements in the market na kilala din po. But however, wala po kasing nangyari na medyo parang gumaan yung ano ko. Nung pag-take ko lang ng Max po talaga, Ma'am Agnes, doon ko pa lang po talaga na ano, naramdaman na may effect po talaga yung ano, yung I don't know if it, you can call that one supplement or gamot ba talaga, kasi doon lang talaga ako naging ano eh, naging okay yung pakiramdam ko, naging okay yung what you call this one, yung bleeding ko po, nag-stop siya. And dun din po sa Max One, grabe yung Max One, favorite po si Max One. Hindi ako nag ano, nung nawala ng supply, talaga, oh my God. Talaga yung pag-pray ko, kung bakit wala si Max One. Tapos yung, di ba, si Max GXL. Ano, na nagbe-bleeding. Yes po. Ilang days ka nagbe-bleeding? Hindi po siya, ano, days po, ano, Ma'am Agnes. It took me like, nag-start siya August and until the month of December po. Kasi December 23 or 24 ko yata kinontak si Ma'am Marilyn through Facebook po. And, Deny ko lang po. Ha? Deny ko lang po na mag-reach out. Yung ano, yung pagbibiling mo, ma'am, from August hanggang December? Yes po, opo. Non-stop po yun. And nagpa-check up ako sa doktor, sabi, ano daw, yung lining ko daw, yung endometrium ko daw. Lining. Yes po. Medyo parang makapal. Oo. Nag-stop lang po siya kasi ang sabi ni Ma'am Marilyn sa akin, wala naman daw pong
overdose. So, wala pa overdosage. So, trinay ko siyang i-take muna ng 333, pero hindi ako mapakali kasi, ma'am. Nag-take ako ng 55 and then nag-66. And then, pagkadating ng max 1, nag-333 ako ng max 1. Pero yung GXL ko po, 666. And there so, was one time na nag-try akong mag-10, 10, 10. And a day. So, ilang days bago nag-stop yung bleeding? Yung ilang days ng pag-take mo ng Max products bago nag-stop yung bleeding? It took me like, siguro probably 1 week. Hindi siya talaga? Nag-subside. Yeah, hindi siya talaga yun siya nag-subside. Paunti-unti po yung pag, pag-stop po. Mm-mm. So after 1 week na pag-take mo ng Max, saka unti-unting ano, yes doon po. Yung bleeding. Oh yes po. Na-introduce din po sa akin yung Max 1. Then parang doon po yata sa Max 1 talagang parang super okay, sige, nag-stop talaga siya yung pag-bleed po. Eh ngayon, ilang months ka nag-take ng Max bago ka nagpa-check up sa doktor ulit? After 6 months kasi June. June po ako nagpa-check up ulit, nagpa-ultrasound po. And clear naman po yung pinasa ko po yung picture po ng result ko, ng lab result ko kay Ate Marilyn, actually doon sa GC po. So yun, maraming nagtatanong paano ganito ganyan. So yan po. So ang finding sa you before is yung nga makapal yung endometrium lining mo. Yes And then, po. Yung una talagang there's a problem in my cervix po. The cervix po. So, medyo parang natakot ako bigla kasi parang, ha, how come? Kailita ganyan. And then, sabi niya, pa-check up ka, pa-double, ka. So, nagpa-ano ako na I've gone through some series of tests. And then, yun nga, before ako nagpa-test ulit, nag-take ako ng Max. Pero maramihan yung dosage na tinake ko. Pero anong recommendation ng doctor sa iyo nung nakita na na mayroon kang problem sa cervix? For ano po ako, for ano yun siya, for RASPA. Okay. It's yung recommendation ng ano po. Pero kasi ako, Ma'am Agnes, takot kasi I've done kasi 2 cesarean operation. Talagang natakot ako doon sa So, Opo. trinay ko Pero lang talaga yung po. hindi ka naman yung sinabihan na magpa-chemo or radiation, hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman po sa magpa-chemo or magpa-radiation. Yung sinabi lang baka there's a problem with your cervix area. Cervix, no? Lang Okay. Po. So, after 6 months, nagpa-check up ka, anong naging result? Nag-clear po lahat yung po, yung pamamaga po ng endometrium lining is so wala na po. Naging okay na po siya. Galing, no? Tapos yung ovary po, kasi yung first, hindi siya maganda yung result. Pero, during my test last June, nag-okay po, nag-normal po yung uterus, yung ovaries, lahat po. So from December hanggang June na mataas yung dosage mo? Yes po. Yes po. So after nang nalaman mo na okay na lahat, hanggang ngayon nilower mo na siya? There are times kasi pag na-stress ako sa work, I still have to take, hindi naman sa sabi kasi ni Ma'am Marilyn, pwede na yun siyang 333 or E. Yung yung parang babaan na lang. Pero ako kasi hindi ako kampante nang hindi ako umiinom ng 555. Pero pag-relax ako, andito lang ako sa bahay, 333 lang po. Kasi everyday, na-stress ka mama, no? Anong grade po yung tinuturuan mo? O high school pa? Senior high school. So, yes, nandiyan parati. Ano po? So,
Ano ma'am, anong mararecommend mo sa mga nakikinig ngayon, sa mga guests natin, sa mga katulad na may mga sakit na ganyan? Anong mararecommend mo ma'am? Alam mo, Ma'am Agnes, ano po eh, kasi sa dami ng trinay ko po na supplements, hindi na po ako naniniwala eh. Pero kasi dumating yung time na, hindi, parang naging ano lang sa akin ba yung sinabi ng doktor na si Dr. Ramiscal, doktor po ng papa ko, sabi niya na, you have to try this supplement. This supplement came from US pa. So you have to try this one. And ganyan yung sinabi niya. So, si Papa kasi ayaw niyang uminom. So, ako yung ano, napainom. And marami akong iniindang sakit noon kasi hindi pa ako teacher ng, ay, hindi pa ako sa DepEd during that time. Nasa college ako. College pa yung tinuturuan ko. So, yeah. There's, ano po, na talagang sumasakit palagi yung migraine ko. And na-address niya lahat ang mga issues ko sa ano. And can I also share with them po during the ano, November po yata yun. Yeah, November po. Yung nangyari po na aksidente po. Nahulog po kami sa bangin. Okay, sige. Yeah, yes po. My mother talagang ano, hindi siya naniniwala sa mga supplements. Pero a week after her operation, talagang malaki yung ipinagbago ni mama mo. Super, ano po, naging energetic siya. Hindi siya, ano, talagang, I recently, ano po, shared that one, that testimony po. Sunday po yun. If I'm not mistaken. Last month yata po yun. Yeah, yes. So, yun, yung mother mo, no, na ano yung braso niya? Yes, opo, talagang parang nalaglag. Yung skin. Yes, so, opo. So, dahil sa Max, natulungan yes, din siya. Ang galing ng Max kasi ano, yung pagsasaayos ng mga ano dito, talagang mabilis, super bilis. Lalo na pag sinamahan ng Max 1. So, anong masasabi mo, anong i-recommend mo sa mga guests natin na hindi pa nakatry ng ating produkto? Yes po. If there is one supplement po na gusto ko niyo, gusto ko pong matry ninyo is ano po, try niyo po mag-Max. Any products po ng Max. Ako personally I love the Max 1 and the Max 80 po. Pero Max GXL, talagang that alone pa lang, talagang nakaka-help na po sa pagre-repair ng cells ninyo po. Yun po. Thank you. Baka thank may you mga very much. Teachers, baka may mga teachers na ano dito, nanonood. Cheers, baka gusto nyong ano po, itry itong Max po. Talagang super hindi po kayo madi-disappoint. Tama. Kasi actually, ang teacher is talagang stressful yung work. Ano yes po? Po. Yes po. Kaya kailangan natin ng supplement para max malakas. Yes po. Yes po. So, thank you very much, Mama, sa pag-share. Sana huwag kayong madala. Hiram para marami tayong matutulungan. Yes po, opo. Okay, thank you po. So, back to you, Arlene. So, mag-share din ang ating partner, si partner Arlene, mag-interview din. Thank you, ma'am. Ayun, wait lang po ah. Ayan, thank you very much, Ma'am Agnes. Salamat po, Ma'am Janet. Napakaganda po ng testimony ni Ma'am Janet, no? Walang, ano, walang operation, pero naging okay siya at may mga lab tests to prove na talagang nag-okay siya. So, si Ma'am Janet naman is willing naman yan para entertain po yung mga questions po natin. So, next nating tatawagin, yung isa sa mga nakatulungan din po ng ating Max product. Diba? Okay, so Sir Norman? Ayan, Sir. Okay. Magang madilim ah. Ayan, hindi naman. Maliwanag naman po. Okay, so
Max, morning, sir. Sir, no, sir. Morning. Okay. Ito na po ang magpakilala, sir. Ano po ba yung name mo, sir? At taga saan ka po? Okay po. Max, morning po sa everyone. I'm Norman from Marikina City. Ayun. Okay. So, ano po ninyo, okay, ano po muna yung sakit ninyo, sir, for now? Ano po ba yung naging sakit ninyo? Ito po muna yung pag-usapan po natin. Okay po. Right after ng 58th birthday ko last year, February po yon, nabigyan po ako ng HMO ng anak ko. So, may naramdaman na rin ako. So, nagpa-check ako. So, na-diagnose doon, kasi may mga symptoms na ako, ma'am eh. Shortness of breath, tapos may mga pain sa chest. Tapos, mabilis ako hingalin na nung panahon na yon. So, nag-run ng mga laboratory test. Nakita po doon sa 2D echo ko na DCM, sabi ng mga doktor na cardiologist na tumingin po sa akin, dilated cardiomyopathy na pinakamadaling maintindihan po is heart failure. So may side ng heart ko na hindi na po ganun naglalabas ng dugo sa left ventricle. So yun po. Then hindi po ako tumigil sa isang cardiologist. Nag-try pa po ako ng isa pa, then isa pa, hanggang sa naka lima po akong cardio. So pare-parehas din po sila ng ano, ng diagnose sa akin na yun po talaga. Okay. So, heart failure, sir, no? Yes, po. Tapos, gaano po ba, malaman po na mga kasama po natin dito, gaano po ba kadelikado yung sakit mo according dun sa limang cardiologist name? Okay, so yung isang cardiologist ko, nakasama ko pa nga si Mrs. noon nung time na nagpapacheck up ako, sabi niya sa akin, magpauna ka na sa mga pamilya mo, lalo sa mga anak mo, para maging handa sila. So sabi pa nga niya na mas mabuti kung aatakihin ka habang natutulog ka para hindi ka masyadong mahirapan. So biro mo yan, nasabihin sa akin yon, kasama ko si Mrs. Sabi ko, siyempre ako naman, nilalabanan ko yon. Pero talagang deep inside, ang hirap kong tanggapin, ma'am, na yun na, sasabihan ka ng doktor. Hindi lang niya masabing very critical ka ngayon. Kasi ang baba po ng BP ko nun, ma'am. So, okay, gaano ka po kababa ang BP mo para at least ma-imagine nila? Ano ba yung kababa? Paano kababa? Recorded po, yung recorded po na na-screenshot ko is 7242. 70, digital po kasi gamit ko eh. So, yun. Laging ganun, laging ganun. Hindi ako umangat ng ano, ng 90. Hindi po umangat nun. 70, 40, 80, 50. Ganun bukod po. Bukod po doon sa heart ninyo, ano effect sa ibang lab test? Ano po ba yung mga ibang lab test na na affect because of your heart failure? So, dahil nga na may heart failure ako, binigyan po ako ng 7 synthetics na medicine. So, hindi po kasi ako sanay uminom ng ganung gamot eh, mga ganung karami. Ang hirap po, so meron pa akong ano, sa water, 1.2 liter lang po ako per day. So, biro mo, 7 medicine, iinumin ko yon sa 1.2 liters. Eh, ang height ko po, 5'10". Parang hindi pa aabot sa katawan ko yon. So, na-hospitalize ako February, last week ni February, doon lumabas po dahil nagkaroon ng abnormality sa lungs, tapos nagkaroon pa ata ako ng infection sa internal organs ko eh. Kasi may binigyan na mga antibiotics. Yun, habang nasa hospital, na-realize ko parang walang pupuntahan pag ito lang iinumin ko, parang nagpo-worsen, lalo yung condition. Kaya, nag-decide ako kasi narinig ko ng mga herbal, ganun. So, nasa hospital ako, tinry ko mag-browse sa Facebook, na-try akong yung, alam mo naman, yung grass, tapos yung mga iba pang herbal supplements. Tinry ko po yun, binili ko po yun para matry. Then, siguro, dahil natitrace ng Facebook na nagbabrowse ako ng mga herbal, I came across with this product na Max GXL. So, umorder ako ng isa. Isang tapos, bottle. Isang bottle. Anong naramdaman mo sa isang bottle pa lang? Yan. Yung naramdaman ko do sa iniinom ko ibang herbal supplements, malayong malayo sa naramdaman ko sa Max. Kasi yung unang tatlong araw po, naramdaman ko doon talagang ano eh. Kasi hirap naman ako matulog noon. Kasi meron na rin ako anxiety. Hirap na ako matulog, may pain sa dibdib, mga ganon. Pagkainom ko, pangatlong araw, nakatulog ako eh. 7 p.m. pa lang tulog na po ako. Sabi ko, ba't nangyayari dito? So, inalis ko na lahat ibang supplement. Bago maubos yung ano, yung isang bote,
just like naramdaman ni Ma'am Janet kanina, na parang kailangan ko pa yon. Kaya umorder uli ako. Yun po yung panahon na naka-order ako kay Ma'am Arlene. Siya na rin po nag-guide sa akin kung paano yung tamang dosage ko, inumin ko. Tapos naka-try din ako ng ibang products ng Max, like sa LGBT, Max 1. Yun po, every month, nag-start ako ng Max April 27. So, yung from February to April, grabe po yun. Sabi mo na, sinabihan ka, magpauna ka na sa mga kampamilya mo. Ayun, di, tinulituloy ko po yun. Then lumalabas na sa mga lab test ko habang na hospital yung, yun nga, bumabagsak ang potassium ko, mga ganun po. Ayun. Tapos, tuloy-tuloy lang, pag inom ko, kada buwan na dumadaan, may nagbabago, ma'am. Then ito nga, to cut the story short, pagdating ng December, nagpa-lab test uli ako, yung abnormalities na nakita sa lungs ko, wala na po, normal na siya. Yung potassium na bumagsak, normal na. Creatinine ko, normal. Lahat, normal po. At yung hinihintay kong dalawang test na nakita sa akin, ha, yung sa 2D echo sa angiogram. Angiogram ko, zero calcification po. Walang kabarabara. Then yung sa 2D echo ko na ang EF ko, kung may doktor po ngayon, anya po ata si Dr. Cortina. 42% po ang EF ko or ejection fraction. Thank you nga pala kay Doc kasi isa rin po siya sa nakatulong sa akin ma-enlighten do sa ano ko sa condition ko kasi sa ano ko po noon ano eh Google ang lagi kong kaharap eh Google mas lalo ka lang po matatakot pag Google na inaarap mo ang hirap po talaga ang tanggapin so yun nga dumating yung punto na nagpaulit ako ng mga lab test 2D echo ayun yung 42% ko ma'am na EF last year. Ito lang, nakakakuha ko lang today ko, 63% na po ngayon. Ayun po ang naano sa akin ng max. So talagang, 63%, normal po ba normal yun? Po yun? Normal, normal po. Normal. So from yes. 42 na, very abnormal. Yes, so, naging 63 na. Ano? Yes, so, okay, so naging normal. Creatinine. So lahat yes. Ng lab test mo, sir, no? Yes po, meron po ako niyan hard copy lahat ng lab ayun. Test. Yeah. Tsaka actually po, para masabi po natin, sir, para at least alam nila, no, hindi po si sir po, lagi po pong sinasabihan na mag-testimony, pero sabi niya, hanggat hindi okay lahat, ayoko tama. I-share sa iba. Pero tama ngayon, po. Sir, ano ba, sigurado ka na ba, no, okay ka na? Sa pakiramdam, just like sinasabi ni Dr. Tina, ano pakiramdam mo? Ay, pakiramdam ko okay, kasi alam niyo po, totoo lang, ngayon, start ng January, hindi ko pa nakikita yung result ng 2D echo ko. Umakit na po ako ng bundok, ma'am. May terrain po yun. So sabi nga nila sa akin, may sakit ka ba talaga sa puso? Kasi talagang inahanap ko po yung, kasi pag nakamax ka, ma'am, parang hindi, alam mo yun, pag inahanap ng ano, activity, energy kasi, andun po siya talaga. Ayun po. Akala ko nga hindi na ako makakarating ng ano ko, kasi February ako eh. February ang birthday ko. So nakarating pa ako ng 1 year uli. Nung mula na sinabihan ako na magpapila na. Okay. So, sir, ngayon na nakita mo at talagang, kumbaga, 100% because may patunay naman po tayo, sir, kasi may lab test ka naman, no? Yes po, kompleto. So, dun sa limang cardiologist, ano, binalikan mo ba? Ano ba sabi mo sa kanila? Meron ka bang nasabihan na tungkol sa Max? Meron na po, yung nagsabi sa akin na ano, na sabi niya, yung magpauna ka na, binalikan ko yun eh. Sabi ko, kasi tinest niya ako last December. Lahat ng lab test ko pinakita ko, sabi niya, wow, good. Lahat, sabi niya, natutuwa siya, paulit-ulit siya ng ano sa akin. Sabi ko, Dok, may iniinom kasi ako ano, supplement. Ano yan, ano yan? Baka lalo kang maano yan. Sabi ko, from yung start po na nag-ano ko, nung binibigyan niyo ko ng medicine, sinasabay ko na po ito. Ginyat down niya po yun, yung sinabi ko sa kanya, Max GXL. Ngayon, kung magtatanong siya sa akin, kung ano, eh, doon, kasi may last na ano pa ako sa kanya po, this coming March something, nakalimutan ko yung date. Yun po yung final na sabi niya, ano, okay na lahat ng lab test mo, okay na, so, yun nga yung naalala ko, nung pa-uwi na ako, nung June po yun, kasi sabi sa akin, Dr. Cortina noon, bigyan ng at least 60 days yung product. Eh, hindi nga ako dumating ng 60 days, ma'am. Hindi ako dumating 60 days, umu-okay na lahat. From yung walang, ang hirap matulog, talagang iba po talaga ang dating. Anxiety, no? Number one, anxiety na wala. Yes, anxiety. Po, yes, po. Yes.
Tapos So, yung para tima dun sa ko, mga may anxiety, no? Anxiety. Ano ba mga mataas na grade mo? Ay, mataas na lab test mo before? Creatinine, cholesterol, cholesterol. cholesterol, ano Tapos pa? bagsak ang potassium. Bagsak ang potassium. Tapos may abnormalities ako sa lungs as per X-ray, February. Talaga. Tapos infection Yun. sa internal. Hindi ko naman ma-trace kung anong infection kasi Dami, no? meron din. O Apo. kasi, iniinom mo. Walo, pito? Ilan po ba? Pito, pito. Ito, Oh, 538 okay. per day, ma'am. 538 per day. Ayan. Okay. So, sir, ngayon na okay-okay ka na, sir. Ano po yung maire-recommend mo sa mga guests natin? And kahit mga associates na parang nag-aalangan pa, may mga associates po tayo, parang tinitipid-tipid pa. Or ano po yung maire-recommend mo sa kanila? Well, sa naranasan ko, Max GXL product o mga Max products po. Kahit i-try po, alam ko makakarating tong recorded na ano na to, no? So after nito, makakarating to ko kanino-kanino. Sana bigyan lang ng chance yung Max. Kasi kung nagte-take kayo ng ibang multivitamins, take niyo po ito. Pwede niyo pong subukan. Mararamdaman kayo kasi meron nga pong actually lahat ng mga gumagamit ngayon sa akin puro pina-take ko lang, ma'am. Yung anak ko na napakahirap kong i-convince uminom ng multivitamins. Ngayon siya pa nagchat-chat sa amin na wala na akong Max. Wala na akong Max. Ganon. Player po yon. Tapos yung dalawang anak ko yon. Tapos si Mrs. na dati, hindi rin siya pala inom. Yan, umiinom na po siya. Kaya laki gastos ko mamaya sa Max. Oh, di ba, sir, kumikita ka naman. Bumubuwi naman. Ah. Okay. Okay. Sir, thank you very much. Thank you, Salamat ma'am. po, sir. And makakarating po kay Doc kasi naririnig naman po ni Doc. Thank you Kasama po. po natin si Dr. Carlos Cortina all the way. Yan. Talagang napakalaki po ng utang na loob po natin. Thank you very much, Thank you, sir. ma'am. Salamat Thank you. po sa Thank you. pagpapaulak mo sa amin. Thank Thank you po. you. Ayan. Salamat po. Okay, so ang isusunod naman po natin ngayon, ayan, so since nandito na po si Dr. Carlos Cortina, Doc, ayan, so ang ating, ang doctor ng ating group, okay, so, Good yes, okay, Max Morning, Doc. morning. Good morning. Max Good Morning, Doc. morning. Okay, so, Doc, thank you po. Talagang, ano, talagang, halos po lahat, grabe po yung mga testimonies po natin ngayon, Doc. Halos lahat po sila is, talagang, nandyan po kayo habang, ano, no, habang gumagaling po sila. Kasi kasama po talaga namin kayo doon sa journey nila. Kung kaya sila nagtiwala din po sa product. Okay, so, ngayon po, bibigyan po natin si Doc ng 5 minutes to say something or discuss about the product. And after this, pwede po tayong magtanong. Doc? 5 minutes or 50 minutes. So anyway, Max, morning to everyone. Usually, naririnig nyo pag nagle-lecture ako, di ba in-emphasize ko yon, I am a licensed physician since 1986. From that time up to now, wala pa akong sinigil na pasyente. So that means a lot. Dahil, why am I in this company? And not looking at yung PF as a doctor. So ibig sabihin niyan, napaka-importante kasi itong product na ito. This is very much exemplified with the testimony of Sir Norman today at tonight. Dahil the reason why I am with this company is I want to lower, gusto kong ibaba yung mga nagkakasakit at saka namamatay na top 10 leading causes as was discussed by my Ma'am Arlene earlier of which heart attack yung number one, yung tinatawag na myocardial infarction. And that is what had happened to Sir Norman. Nagkaroon siya ng heart failure because merong barado doon sa kanyang coronary arteries ang tawag namin doon and I would believe na sa anterior descending kasi nasa left side yun eh, left ventricle yung problema niya, hindi nagko-contract mabuti dahil namamatay na yon. So may naglalag yon, hindi napapalabas yung
blood to be supplied to the whole body. So kaya yung ejection fraction na tinatawag, nasa medyo sa 42%, ang pinaka, yung mga namamatay kasi is mga below 40%, kasi ang normal ejection fraction is 50 to 70%. Yan ang normal. So, yung kaso niya is, yun ang narinig ko na napakaganda dahil may arterio angiography siya, of which there is anachoroma, merong bara. At nung natapos, nung nag-take na siya ng product natin, nawala yung bara. So, yun ang very important. Now, so that is my objective in this company. Now, before I will go further, gusto ko rin malaman ninyo that I did not want to become a doctor. Talagang kwan lang. Talagang it so happened na alam nyo, minsan mga parents natin, tinupos tayo. But now, right now, I'm very happy that I'm a doctor because I would not understand the product very well. For you, you will not understand the product very well. Kahit pa ulit-ulit ko itong i-discuss and I will do it again tonight. I hope little by little maintindihan nyo kung bakit ganyan ka-amazing, bakit ganyan na parang magic. Okay? But this time, ang introduction ko naman sa inyo, if you are aware of yung purpose-driven life by a certain Warren yata, ang apelido, that is where I am now. The purpose-driven life is, as I stated earlier, I did not want to become a doctor. But since I am a physician, right now, dahil natapos din naman, yung pagka-doktor ko ngayon is more important. Dahil alam ko na itong ginagawa ko ngayon is ang direksyon, matutulungan ko yung health, kagaya ni Sir Norman na pinapauwi na ng cardiologist dahil parang cancer patients din dyan na maghanap ka na lang ng albulary, pakain mo na lahat, gamitin mo na ito because it is the end of the world. So, but with this product, we are very hopeful and that's why I am here. As a physician, I would understand that very well. And the second reason of my purpose-driven life, because that is the technical aspect, being a person, being a physician. The other one under the religious component, which is very important dito sa product natin, is yung ultimate na goal natin dito sa mundo. Because in each and every one of us, our ultimate goal, kahit anong sekta, yung religion, is to evangelize the word of God. And that is what I'm doing right now because the sources of the free radical that is causing our disease, at pinakagrabe dito is anxiety, depression, or stress. Yun ang pinakagrabe dyan. And ang gamot lang yan, si Lord lang yan. So, kailangan huwag natin kalimutan yon dahil yun ang very important. Now, I will go now specifically why parang magic itong makikita nyo na kwan na effect ng ating product. Even for the energy side, for the product that you are using, and why and how it is happening. Uumpisahan ko dito sa bakit ba tayo nagkakasakit. So nagkakasakit tayo because of free radical. Alam nyo yung free radical kasi as was mentioned by Ma'am Arlene earlier, nakita nyo yung apple, nag-bra-bram siya. What is happening inside the cell is, yung free radical, pag pumasok dyan sa loob ng cell, since positive sign yan, there are negative sign, neutral sign, free radical, pero ang pinaka-culprate is the positive sign. So para maging stable siya, it needs an electron, yung negative side, para maging neutral. And ano ang nangyayari sa loob ng cell? Kinukuha niya yung electron from any part of the cell, from the cell membrane to cytoplasm to nucleus, yung naririnig nyo ng mitochondria or nucleus or DNA for that matter, doon niya kinukuha. Pag nakuha ng free radical yon, sira yung cell mo. So, meaning barado yung blood vessel mo, hindi nagpa-function yung heart mo, hindi na nagpa-function ang cells ng brain, neurons, contact neurons, nephron naman sa kidney, hepatocytes sa liver. So, hindi na nagpa-function. That's why lumalabas na lahat yung sakit. And saan ba galing yung mga free radical? So, this is very important because yung sinasabi ni Ma'am Janet earlier at saka si Sir Norman,
comparing sa mga nakikinig ngayon, yung may experience na, na bakit si ganito namatay, bakit si ganito antagal, bakit si ganito ang bilis. Ganito po yon. Saan ba ang sources ng free radical? Number one is stress. Then smoking. Then drinking. Then lack of the 8-hour sleep. Then lack of a 30-minute per day exercise. Another would be the food we are eating na punong-puno ng insecticide, pesticide, fertilizer, growth hormone. Next would be medicines we are taking erratically, not prescribed by doctors. Kinopya mo lang sa kapitbahay. Then not taking 2 liters of water daily. Another would be exposure to environmental hazard like pollution and the rest. Then yung UV light galing from the sun kasi napakanipis na ang ozone layer natin. So these are the sources of free radical. Now, yung sabi ko kanina, why is it na yung iba ang bilis ng response? Yung iba ang bagal. Yung iba nga namamatay. Look at this. It has a relationship also with the dosage of the product. Gaano ba karami kasi yung free radical mo? Kung ikaw ay hindi nai-stress ng tao dahil positive thinker ka, hindi ka negative. And our religion will help us, yung paniniwala natin kay Lord. Hindi ka naninigarilyo, hindi ka nakikiamoy ng naninigarilyo, hindi ka naglalaban ng damit ng naninigarilyo, hindi ka rin umiinom, o umiinom kang man is one shot ng red wine. Then ang tulog mo is 8 hours talaga, alas 10 hanggang 2 o'clock tulog ka. Nakakapag-exercise ka kahit putol-putol na 5 minutes to make 30 minutes per day. Eh, ikaw nagtatanim ng pagkain mo, hindi ka kumakain ng 28-day-old na chicken. Ang kinakain mo is native. Hindi ka nag-i-spray. Or nag-i-spray ka man, nag-fertilizer ka man, organic naman yung ginagamit mo. Then, you seldom take medicine. Nakasunblock ka or you don't go outside pag 8 o'clock to 4 o'clock na under the heat of the sun or naka-jacket ka, naka-umbrella ka. Then, yung tubig mo is ganun yung intake mo, ikaw yung ang dosage mo mas mababa, ikaw yung mabilis na mag-respond dito sa product. Dahil remember, ang pinanggagalingan ng free radical that is causing your disease is yung lifestyle. So ganun yon. So that is very clear. That's why now, bakit may energy ako? Bakit yung nasabi ni Ma'am Janet kanina na any product? Because ang hindi kasi part sa lecture ito, yung cell kasi natin, ano ba ang kailangan ng cell? Kailangan ng food, kailangan ng oxygen, kailangan ang, pakikita nyo doon, kailangan ang glutathione. Eh bakit kaya? Na aside from the food, aside from the oxygen, aside from water, kailangan yung glutathione. May tinatawag kasi kami na Krebs cycle. Krebs cycle is may para medical ngayon. Yan yung citric acid cycle or diyan nangyayari yung paglabas ng energy natin which we call adenosine triphosphate. So ganito yan. Yung oxygen na nilalanghap na natin, we inspire, inspiration, siya yung nagsusunog ng glucose sa loob ng cell natin para mag-produce ng ATP. Adenosine triphosphate. Remember, yung max ATP natin, hindi yan exogenous adenosine triphosphate. Kasi kung exogenous yan, it's nothing. May ribosine kasi ang max ATP, parang cell JBT yan, parang max 1 yan. So yung ribosine niya, ang may ribose yan, may sugar as the source of the glucose, plus merong cysteine. Kaya ganyan din ang effect ng max ATP. Now, pag sinunog mo ngayon yung oxygen, nag-produce ka ng ATP, yan yung energy. So, lahat ng product, be it N-acetylcysteine ng max GXL, then ribosine ng max 1, cell JBT, and max ATP, all produce ATP. That's why meron kang energy. Ito, nakakatulong sa atin dahil gusto mo man mag-exercise, hinang-hina ka naman. Wala ka namang kalakas-lakas. Talagang latoy na latoy ka. So, you need an energy and all of our product need
produces ATP. Now, ang ultimate kasi na kailangan natin sa pagkaya huwag kayong mataranta kahit doon sa 80 of the product na nabanggit ko from Max GXL to Max 1 to Max ATP to Celgevity, all of them produce glutathione kasi glutathione lang naman ang kailangan natin. In fact, you could always use GXL. Yan ang pinakamura eh. Pero pag medyo kumita ka na, eh, pwede ka namang mag-upgrade ng konti, lalo na kung ang problema mo is liver. Pag liver problem ang problema mo, that's the time that you may use the 3-ribosin ng substrate, which is Max 1, Celgevity, or Max ATP. Pag liver lang naman yon. But at any rate, any problem for that matter, ang kailangan mo doon is yung sustain. Now, doon sa in-explain ko kanina na yung free radical, kukunin niya yung electron doon sa parts of the cell. Ano ang ginagawa ng glutathione in a subatomic or biochemical reaction? Siya ang nagbibigay ng electron. Siya ang electron donor. Yung glutathione ang nagbibigay ng electron doon sa free radical inside your cell that is getting the electron from the parts of your cell. Kaya, since yung glutathione na ang nagbibigay ng electron, nare-repair na yung cell mo. Kaya kay Sir Norman, gumanda yung ejection fraction, gumanda yung glomerular filtration ng kanyang kidney, bumaba na yung creatinine niya, and all the rest, SGOT, SGPT, cholesterol, okay na lahat. Natanggal na yung bara. Dahil ang bara, nagkakaroon lang yan pag may sugat yung blood vessel mo, yung ugat na dinadaluyan ng dugo sa loob, pag may sugat, at yung bad cholesterol mo, oxidized. So, pag na-oxidize, pag nasunog, eh alam nyo ang glutathione at saka yung resveratrol ng Celgevity, it prevents oxidation. Kaya kahit may sugat yung blood vessel mo, walang magde-deposit. Kung wala namang sugat, kahit naman oxidize yung bad cholesterol mo, wala rin pagde-deposit. So our product is very important in the pathophysiology of myocardial infarction, yung atheroma formation, because yung calcium ascorbate nang lahat ng product natin, it prevents yung sugat sa blood vessel natin. At yung resveratrol and especially the glutathione produced by our body prevents the oxidation of the bad cholesterol. Kaya ganyan po kaganda yung produkto natin. Now, to end itong kan natin, because I will be answering some of your question, that's why yung dosage, ano, wala nang problema doon. It's how much is your free radical? Imagine mo si Sir Norman, you're spending 500 pesos doon sa 7 medications niya. When in fact, yung normal dose natin dito, 96 pesos lang per day. Yung 3-3 ng Max GXL. 3 in the morning, 3 in the afternoon. Alayo. So pwede mo dagdagan ng Celgevity, pwede mo na rin dagdagan ng Max 1 para parang 500 din. Pero sure ka na dyan. So we recently concluded we had a 3-day reunion with my batch 1985 medical classmates sa Alicia Isabela. And yung kasama ko dito sa bahay, magkakasama ni Mrs. Punta ng Japan on Friday, all of them are taking the product. I explained to them, pero not in public, individually, how this works. So, in-explain ko yung oxidation reduction homeostasis. Ibig sabihin nito, sa kati-discuss ko na Krebs cycle, pag sinusunog yung glucose to produce energy, yung ATP, nagkakaroon ng reactive oxygen species. Yung oxygen mo, nagiging free radical, which can destroy the cell. Pero yung glutathione, i-reduce niya yung oxidized na kung natin during oxidation process. So that's why, meron kaming tinatawag na oxidation reduction homeostasis. Yun, i-explain ko sa mga doktor, one sentence lang yan. Eh, ang nangyayari kasi sa atin, sa dami ng free radical natin, naubos na si glutathione sa pagkakanyo-neutralize sa dami ng free radical natin. So what happens is, puros oxidation, wala ng reduction kasi walang glutathione. Yan ang tinatawag na yung brown na apple, oxidative stress. Yung cell mo na. So namamaga na yan, hindi na nagpa-function. Kung immune cells yan, hindi na niya mabantayan yung cancer cell, hindi na niya mabantayan yung infection. That's why nagkakasagit ka. And another one, sinabi ko lang sa kanila, two sentences lang, glutathione, aside from reducing the oxidized oxidation reduction activity, it
regulates apoptosis, yung program cell death. So kaya siguro in the next few weeks to months siguro lahat ng classmate ko babalikan ko yung mga grabe. Yan, nakita ko yung kanit, yung mga itsura nila, yung mga problema nila. Merong isa sa Abra, isa sa Zambales, isa dito sa Tarlac, then isa sa Bicol. Yan mga unang pupuntahan ko. I explained it to them already. And sana ito na yung umpisa ng kan. At saka dyan sa Dagupan, I will be talking with D, Dr. Ija Exconde. May hospital yan na malaki. So that, classmate din namin yan. But at least, yung naging problema ni Sir Norman doon sa cardiologist niya, at thankful doon sa nephrologist kay Ma'am Janet na ito na yung parang prayers ko na I cannot do my objective this company without my colleagues and you nagsasabi sa mga karamihan to na gamitin tong product na ito. Thank you. Thank you, Doc. Salamat po, Doc, sa napakagandang explanation doon sa ating product. And thank you for always helping. Grabe si Doc. Napaka-selfless po. Walang kapalit. Kaya nga po, sabi po nung iba eh, ha? Hindi nagpapabayad? Gugulat po sila, Doc. Talagang grabe po yung tulong po ninyo sa mga may sakit. And hindi po namin mababayaran yun. Ayan. Thank you, Sir Norman. Okay, so may mga tanong po ba tayo before ano? Okay, so ako magtatanong ako, Doc, kasi may mga tanong na pong na-chat sa akin. Mm-hmm. Sa mga tanong sa akin, Doc, is pwede po bang uminom yan kahit umiinom ako ng glutathione capsule at hemerate FA? Yes. Kasi ganito 'yan. Tandaan niyo mabuti ito ano para at least mas maintindihan niyo. Bakit kayo nagkasakit in the first place? So ulitin ko no, because of the free radical coming from all the sources I explained earlier. So di may sakit ka na. Yung glutathione production mo is very low already. So yung glutathione nasa loob ng cell mo, nandiyan sa bloodstream mo, dumadalo 'yan sa buong katawan mo. Now, you are taking any product for that matter, synthetic drug, even chemo, other food supplements, like yung hemorrhoid, that is a ferrosulfate supplementation. Pag tinetake mo yan for your, because of your anemia or whatever problem, kung bakit ka nagtetake ng synthetics, wala kang problema dyan sa loob ng cell mo or kahit dyan sa bloodstream mo dahil yung glutathione na tinetake mo, yung product natin, I mean na tinetik natin, it enhances our body, our cells to produce glutathione. Eh yung glutathione ipoproduce ng Max International product, eh glutathione produced by the body, nakasakasama ng lahat ng iniinom mo na synthetic drugs or other food supplements for that matter. Magkakilala sila. Kaya walang problema. Ang problema, pag yung tinake mo is an exogenous glutathione, there are two kinds. First, yung glutathione na ang pinakamahal, yung methathione from Japan or injectable for that matter. That is already a molecule, hindi nakakapasok sa loob ng cell. Kaya walang kwenta yon. So, nandyan lang sa bloodstream, it acts on an enzyme called tyrosinase. So, you don't produce your color na melanin, kaya ka pumuputi. Pag tinigil mo naman yon, balik ka na naman sa original kulay mo. Ang nakakatakot, yung product ngayon na medyo kumakalat at pati sa mga associates natin is parang nag-encourage pa na parang nanotechnology daw. Wow! It is an exogenous nanotechnology. What do I mean? Ito ay glutathione na ginawang billionth of a millimeter yung size kaya nakakapasok sa loob ng cell. Pero yan ay hindi mo pre-produce. It is produced in the laboratory. So, pagpasok niyan sa loob ng cell mo, hindi niya kilala yung gamot na tinetake mo or yung food supplement na tinetake mo or whatsoever you are taking. Hindi niya kilala. So, there is a possibility of an interaction. So, napakadelikado yon. So, wala pong problema na itong any medicines you are taking, any other food supplements, anything that you take, walang problema po dahil
yung glutathione ng katawan mo na konting-konti na kilala lahat itong tinetik mo dahil you are producing your own glutathione through Max International product. Kasi parang kanito eh, parang yung kino-compare ko palagi yung breast milk and formula milk. Tignan nyo yung binibigay natin na formula milk sa mga anak natin. Pag yung level up na gatas, ang tataba ng anak natin. Pero pag kondensada, bibigay mo, ang payat-payat palaging nagkakasakit. Pero yung breastfed, dahil yung galing, produced by the body, normal ang weight, hindi overweight, hindi underweight, hindi nagkakasakit. Well said, Doc. Thank you, Doc. Ayan, so meron pa pong... Okay, salamat po, Doc, ha. Okay, so meron pa pong isang question dito. Paano nakakatulong yung ating product, Max products, sa anxiety? Kasi, Doc, 90% or almost 100% po ng mga clients or customers namin, they may anxiety. Yun po lagi ang dinadaing nila sa amin. So, paano po, gaano daw po katotoo na makakatulong ito sa anxiety or depression? There are two ways. One is more on psycho-behavioral, but the other one is physiological. What do I mean by physiological? Siyempre, lahat ng cells natin from the brain, sa hypothalamus, ito kasi yung sentro ng kwan natin eh, lahat ng hormones natin, from the hypothalamus to the pituitary gland sa likod ng mata yan, then pababa dyan sa thyroid gland dito sa kwan natin, sa harap ng leeg natin, papunta doon sa gonads, yung ovary and testis sa lalaki, ovary, dyan lahat galing ang hormones. So pag punong-puno ng free radical yung mga cells from your brain down doon, are they functioning properly of their, nakakatulog ka ba kung walang melatonin and serotonin? Ikaw ba ay nagfa-function ba ng thyroid mo pag yung T3, T4 mo is not being produced by your cells anymore? Ganyan hanggang baba. Yung estrogen, progesterone mo, hindi na rin na-produce. Ganon din yung testosterone ng lalaki dahil sira-sira na yung mga cells because of the free radical. So physiologically, pag take mo ng product, kagaya ng sinasabi ko, di ba, yung free radical, kinukuha niya yung electron. Sinisira niya yung cell. Pero pag nag-take ka ng product natin, si glutathione na na-produce ng mga cells natin ang magbibigay ng electron doon sa kwan. Free radical, nagiging na-neutralize, nagre-recover yung cell. Kaya lahat yung kulang na hormones ng katawan mo na depressed ka, hindi ka makatulog, may anxiety ka, babalik na sa normal. That is one. The other one na sinasabi kong psycho-behavioral is sa tagal-tagal mo nang nagtetik ng gamot, kagaya na si Ma'am Janet sa Sir Norman, kung ano-anong gamot yung ibinigay. Eh pag-take mo ditong product na ito, eh, mas gumanda yung pakiramdam mo. Kaya natanggal yung stress mo, mas nagkaroon ka ng sense of euphoria, kaya mas gumaling ka pa. So yun yung nakakatulong sa atin eh. So that's why dagdagan mo na rin ng dasal para tuloy-tuloy na. Di okay talaga. That is explanation. Ayan, so grabe, napaka-detalyado, no? Kung kasi yung mga nagtatanong, ay, paano ba yung makakatulong? Okay, so coming from Dr. Cortina, talagang na-explain niyang mabuti kung bakit po ito nakakatulong. Usually po talaga, ang dami po talaga nating natutulungan na may anxiety. Okay, Doc, how about itong tanong nila? Takot po kasi yung iba na uminom ng product, okay lang po ba daw siya sa mga, tatlo po kasi yung nandun sa, ano, Doc, eh, doon sa, ano natin, sa Max GXL, di ba? Hindi po, not for breastfeeding children, at saka sa mga pregnant women, no. Protection lang yan ng kwan. That is just the protection of the company. For the lactating, yung nagpapasuso, kasi for adult only. Pagkatapos, pag nag-take ng young adult, yung lactating mother, pag karamihan kasi sa tinetik niya, in fact, kung HIV positive nga siya, na-transfer sa suso niya, yung gatas niya, yung sinususo ng bata, that is the reason. Yung sa pregnancy naman, you know for a fact that during first trimester, yung unang tatlong buwan ng pagbubuntis, yan yung pag nakasakit ka, nakainom ka ng gamot na hindi mo dapat inumin, yun yung nagkakaroon ng abnormality yung bata. At doon naman sa bata, siyempre bata, ang dose kasi nito napaka medyo mataas. Pag tignan nyo individually, yung mga especially quercetin, cordyceps, and the rest, pag tinignan nyo yan, i-browse din nyo,
parang merong overdosage. Yun yun. At ito, isisingit ko na rin yung nagtanong recently si Ma'am, ewan ko kung si Ma'am Bagdes o si Ma'am Arlito na yung nabasa niya na tataas ang uric acid sa glutamine, I think. Personally, individually, yes, pero this is a formulation of which synergistic, may correlation ngayon ito sa mga overdose, etc. Synergistic yung pagkagawa ni Dr. Keller and Dr. Nagasawa, ibig sabihin, nagtutulungan na hindi na tinitignan kung minsan yung dosage. Dahil complementation kasi ng effect nila. So anyway, ang isasagot natin dito, pag takot kayo talaga, from like doctors for that matter, para wala nang pan dito, max one ibigay mo para ribosin lang yun nandun. So yung mga, at saka yun, one capsule in the morning, one capsule in the evening, wala rin overdosage problem, wala rin multi-formula problem. O ibigay mo yung max one. Pero the truth is, kahit na ibigay mo yan sa first trimester, kahit ibigay mo yan sa bata, kanina na lang, yung apo ko, nandito, so binigyan ni doktora ng one capsule ng GXL before we went to SM, then nagmamadali akong bumalik lang kanina because of our activity now. So, 7 years old yung apo ko, normal na sa amin yan, yung mga ganyan. Kung yung kung nakikinig si Venus ngayon, yung mga anak niya, ninangat-ngat lahat ng product. 1, 2, 3, 4, 5. Yung college niya, 20 capsule. One bottle in one night kung talagang may problema. So, yan, protection lang po. Protection lang ng company yung prohibition doon sa mga ages na yun. Yung mga status ng lactating, pregnant, and children. Yes po, Doc. So, thank you, Doc. Okay, salamat po. Ayan. May tanong pa pong isa. Doc, may mga nagtitake sa umpisa na pag tinitake daw nila kahit one capsule lang, parang ina-acid sila. Ano daw po yung cause nun? Bakit parang humahapdi daw po yung sikmura or nasusuka? Ano po yung balikan yan. Bali sa Eastern medicine, you call that scanning, pero that is detoxification. Nagde-detox lang siya dahil parang kanyan din eh. Parang pag meron kang infection, pag nag-take ka ng antibiotic, mas parang lalala eh. Parang lalala yung problema mo dahil lumalaban yung bakterya. Nagproproduce sila ng kung ano-ano na namamatay na sila. So that will cause a reaction in the body. It's the same with the product. Detoxification ang tawag dyan. And sad to say na yung mga may nararamdaman ng ganyan, yung detoxification issues na pagkatik mo ng product natin yan, yung medyo mas malala yung problema. Mas delikado. Kaya kailangan na pwede ka naman mag-adjust eh. Kung minsan, bakit ganyan? Kasi kulang. Pwede mong dagdagan. Yung iba naman, dahil marami, pero pag binawasan nila, mas gumaganda yung pakiramdam. So, nag-a-adjust lang naman yung katawan. Parang pagkain kasi yan. There are times na parang gusto mong kumain ng marami, pero kung minsan naman, parang gusto mong kumain ng konti lang, it would be the same. Because remember, the food that we eat is very similar to a food supplement. Sinusupplement nga yung food natin, kaya nga lang, yung explanation ko kanina, this is a very good food supplement na talagang yung dalawang nag-testimony, talagang makikipagpatayan sila dito sa product na ito. Tama po yun, Doc. Totoo po yun, no? Sabi nga po ni Ma'am Janet, kahit maiwan daw po niya yung cellphone niya, wag lang daw po yung maps. Tama ba, Ma'am Janet? Wag lang daw po yung max. At pag talaga pong nagkaroon po ng time na medyo ano po, diba? Medyo nagkaroon tayo ng scarcity ng stocks natin. Grabe po. Na-stress po sila. Ayun. May tanong pa po ba? Sir, ay Doc, meron pa pong isa. How about daw pa sa nerve or neuropathy? Nerve damage or neuropathy? Okay yan. Kaya lang iba-iba yung response. Pag yung nerve problem mo is from an autoimmune disease, medyo mas mabilis yung recovery. Pero pag yung ang pinaka-kwan kasi, yung pinaka-toxic dito na kwan, na viral, medyo sometimes unknown ang etiology, yung kwan sa amin, pero more on viral, yung shingles, yung varicella, yung herpes zoster. Grabe yan. Alam naman natin, 6 months, 2 years, or even more yung nerve. Kasi natatanggal yung myelin sheath ng nerve, exposed.
si Ryan, kaya ang hirap nung kan. Usually, yung wound healing kasi natin is more on muscle tissue eh. Epithelial tissue, muscle tissue. But I don't know. I'm not sure kung sa myelin sheath or yung takip ng brain and the nerves, yung may, kung ano yung effect niya. Pero at any rate, si Kwan, si Cheryl Tan. Yung si Cheryl Tan, nagkaroon niya ng Kwan eh. Nagkaroon niya ng shingles na ang bilis ng recovery niya because of our product. Then recently, yung friend ni Doktora, nagkaroon din ng shingles sa dito sa C or T yata, T, dahil dito na sa Kwan eh. C, braso at saka dito sa may bandang suso. So, combination of C and T, spinal nerves yan, cervical and thoracic. Talagang very painful, pero ngayon mukhang nandito ngayon eh, nasa SM yata, so medyo nakaka-recover na siguro. Medyo pinataasan lang doktora yung dosage niya sa Kwan. So tinetake niya na GXL ngayon dahil wala pa naman na cell JVT. So nakakatulong. Kwan lang, just wait. It would be, Kwan, it's very helpful pa rin sa neuropathy. Now, para makwan, para maganda, mas mabilis dahil yung max ATP natin may Kwan yan, multivitamins yan. Pero you can take a Kwan. You can take a high dose B-complex, yung mga polyneuron, supraneuron, mga ganyan. So, kasi, Kwan, I would like to take this opportunity also na ganito kasi ang gagawin natin. Yung free radical ang nagkokos ng disease. So let the Western medicine, meaning yung medicines, chemo, surgery, and the rest, be responsible for the disease. Itong Max International product, bahala naman siya sa free radical sa katawan natin na nag-focus yung disease. Kasi yan ang in-emphasize ni yung dalawa, Dr. Keller and Dr. Nagasawa, then kami naman na doktor, sin-emphasize namin ng Western. Pero si Dr. Cortina ngayon, ipaglalaban niya, i-emphasize niya yung healthy lifestyle. Kasi wala kang free radical pag healthy yung lifestyle mo. Ang healthy lifestyle, lahat yung sinabi kong sources of free radical has something to do also with your dosage. Kaya kung gusto mo makamenos ng konti, edi mag-healthy lifestyle ka para yung dosage mo sa international product na nag-neutralize ng free radical, eh pwede mong ibaba. Okay? Okay, Doc. Thank you very much. Salamat po sa time. Oh, kasi, okay, so ang sarap-sarap po natin pag-usapan po talaga yung products. And I know, marami po tayong tanong. Kaya lang po, yun na nga, magsa-7:30 na. So, salamat po, Ma'am Ag. Salamat po, Doc, for always being there. Thank you, Doc. Thank you. And thank you. Face-to-face po tayo, Doc, sa March 9. March 9. Sa Pagkasingan. Doc, excited na po sila. May mga dadayo po ng dagupan. Okay. Tato na lang po natin siya sa pangalang Sir Norman para daw makita lang po kayo. So, thank you. Para grabing health. Ano po talaga, grabe po yung ano nila. May mga iba pa rin po na gustong mag-consult po sa inyo. Sila Ma'am Lourdes, ayan, yan po sila from Manila. Siyempre, lahat mga taga-Pangasinan. So, yes. Sigurado po na marami po na magiging guest po natin on March 9. Sa Medco Plaza Event Center. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Bye-bye. Thank you po, Doka. Thank you po. See you on March 9. See you. Okay. So, salamat po. Ayan. So, may nanalo ba ng ating mga ano? Ayan. So, sino po ba ang magbabanggit kung sino po ang nanalo? At mga, sino po ba ang mga, may pinakamaraming nag-comment? Okay, so sino po ba ang may pinakamaraming nag-comment? Sino bang nakakita ang Ma'am Agnes? Okay, kasi meron po tayong mga ano, sino po ba yung mga... Bigyan na natin yung nag-testimony kanina. Yun nandito sa ano. Yun na lang, ha? Ayan po. Okay. Ayan. Salamat po sa mga umaten ngayong gabi. Thank you very much. At salamat po sa nag-share ng kanilang testimony. Sa mga susunod po, marami pa po tayong mga pagsasamahan. So, ayun. Again, yung mga nag-invite at yung mga in-invite
Ayan. So, kung sino po yung in-invite natin, sila po yung tututukan po natin. Ha? Yun po yung rule ng ating ano group, yung ating close group. So, ayan. Tulungan po tayo dito para po sabay-sabay po tayo na maging successful. Kasi kung wala po kayo, wala po yung bawat isa sa atin ngayon, hindi po tayo magiging successful kasi we're a team. Diba? Okay. So, sa susunod po ulit, Ma'am Agnes, ano po masasabi mo? Mamaya, kita-kits ulit tayo yung mga classmate natin sa FB Ads training at 7:30 PM po, ano? And then, ano ba ngayon? So, Sunday uli, ano po? Meron din tayong virtual home meeting sa Sunday at 7 PM naman po yun. So, thank you so much po sa inyong lahat. Taga-Dagupan, Pangasinan, meron tayong max opportunity meeting on February 17. Okay. At Saturday. 2:30 PM po. Saturday po yun, dito po sa may Chowking AB Fernandez. Yeah. On Saturday. Kita-kita po tayo sa Saturday yung mga taga-Pangasinan. Kung gusto niyo naman pong pumasyal dito sa Saturday, pwedeng-pwede po. Okay, ayan na po. So, in behalf of Abjo, nandyan po si Abjo. At sa mga lahat po ng associates natin ngayong gabi, maraming maraming salamat po ulit. Okay, so this is Arlene Olarte, our Silver Associate, your host for tonight. Okay, so I am Max. You are Max, and we are Max International, and we are Max above all. Okay, bye. Thank you. Thank you, Paul.